Basta ganun lang. Hmm. Yun ang pinakamagandang kayamanan, kaibigan, ano? Ay, mahilig magkipagkaibigan yung mga anak ko niya. Hmm. May ano lang ako, balik tanaw lang ako. Saan mo pala nakilala yung misis mo? Sa ano yun? Sa Marikina? Yung nag-Manila ka dati. Oo. Magbigat din ang trabaho ko doon. Yung mga bato, yung mga pan-design. Yung mga araan. Ah, oo. Tapos yung sandstone na malalapad. Oo. Sakay namin sa ano. Mga ano yan eh, yung landscape ano? Oo, yung mga pan-landscape nga. Yung mga steepings. Doon sa ano ka? Perlane? Ano, sa Green Packs ako. Yung na-deliver kami ng mga pebbles. Saan doon? Provident Village. Ah, sa Provident. So, inabot mo yung bahad doon? Oo. Lagi nga ako doon. Ilang taon ako doon eh. Ang daming, kuhayop nga kung malapit yung bahay na ito. Ang daming ko sanang gamit. Marami oo na. Oo nga, no? Nung nagba. Dalitaw talaga yung mga gamit doon. Oo. Yung mga talipapa doon na ano. Nagkakaaranod yung mga panindan. Nandun ka nung oo, apat marami talaga namatay. Yun. Dami. May mga plangga na kung ano-ano hmm. Na ano doon. Kaya doon din kasi ako eh. Ah. San Mateo lang. Dulot, ano lang. Nasa loob ako ng village. Kaya tumira ako doon sa Melbourne. Pag nagdung ako ka doon sa may pader, kita mo na yung ilog. Doon ako, tumira dulo sa may ilog. Minsan doon ako nadaan, hindi na ako na... Ah, nag-ano ka, bangka ka rin. Hindi, natawid lang ako. Ilog, na, doon sa pader, nababa lang. Oo, oh, meron doon eh. Ay, doon sa ano, kabila man yun, sa may river bank yung nabangka. Hindi, iba. Dito rin sa palengke. Ayun, di pa ako, di ako nakarating doon sa may banda doon. Yun, sa may palengke. Pag na ako namamalingki, tatawid lang ako doon, tapos bangka, 5 piso. Ay, 2 yata noon? 3. Sa isbalikan. Tapos may minsan nga doon, may manok akong alaga. Yung dala ko sa kabilang kamay, bigas, kabila, patuka ng manok, nadulas ako doon. Sabog yung mga patuka. Ang dami pati doon ng ano, yung janitor piece na lalaki, parang mga gabraso na. Kung kinakain lang yun, ano? Kinakain daw nga nila yun. Inaalis lang yung makapal na balat. Alam ko, ginagawang patis yun. Masarap daw yung laman. Yung balat, tapon na. Hmm, binabalatan, ano? Hmm. Tapon ulo rin. Gabi mo, nakapal ay parang robot man na isga. So, anong trabaho pala ni Mrs. mo nung nakilala mo siya? Yung, ano siya? Ito? Yung paraluto siya doon. Hmm. Yun. Kasi siya nagluluto ng kinakain namin doon. Ang pinapakain niya, 13 tao yata. Ay, 15. 15 kami doon eh. 15 kami pinapakain niya doon. Ako man alagi niyang kasama pag mapalingki. Dalawang bayong nakalaki-laki doon sa ano. Sa bayan. Oo. Mga trabaho na kay, pinalam na niya kita kay ati. Ikaw daw, kasama ko pag palingkit, ikaw mabuhat ng ano. Ang asa na ano na in love man sa akin. Yun ay, din na nag-umpisa. Ay lagi niya akong gustong kasama. Ay. Eh sabi ko nga, ay hindi ko man pati inaakala na may magkakagusto pa man sa akin. Kasi, wala sa isip mo yun. Wala, kasi ito nga yung may diferensya nga mata ko eh. Kaya, ah, ganyan na yung mata mo noon? Oo. Kaya, sabi ko, ano man ako iba, hindi man ako yung sabi ba ng pag binati ka na, wala lang. Huwag pala kaibigan man ako yun. Kaya babae, lalaki, madami akong ano ay. Yung sa mga kapitbahay na sa doon sa Provident Village ay ano, paglilinggo, sinasama nila ako. Samahan ko daw sila, mapasya lang sa ano. Binibilan akong damit. Ay, may pira man ako, ayaw nilang pabili. Sila nilang daw mabili. Eh sabi ko, asurti ko naman. Ay, sabi ko, eh, kumusta man naka, kaya kako yung mga tao na yun. Ay, batiin mo sila. Ano mga pangalan nila? Ay, relimot na din ako yun. Eh. Ay, si, sa bagay, pag nakita ko nun ni Gini, shout out. Yan, kumusta ka? Kilala mo yung may palingki yan doon sa ano, sa gate ng Provident. Ay, di ko kilala. Basta na ano lang, nadaan lang ako doon. Mayroon doon. Nabili niya na yung pwesto niya. Nagtitindan lang siya doon. Ang galing. Kasi yung na ano namin, yung ano doon, yung na ginawang stockpile, kay tipuko daw yun eh. Hmm, oo. Yung pahaba na yun. Pahaba na yun. Oh. Eh di sa gitna kayo. Dito man sila.
Doon sa may mga kahoy. Oo, oh, yung... Yung kay... Kay Django. Kay Django? Oo. Kay ano, Palado. Palado yung babae. Hmm. Taga dyan, oh, taga Dai. Maraming manok yun, ah. Dami na yun. Doon, agang punta doon sa Tipuko, nakakuha ng manok. Hmm. Kaya... Kaya pag maano doon, dami pating kinakatay doon ng manok. Kaya pala... Madalas na pala tayong nagkikita. Nung dito, nagkita na tayo dito, eh, no? Sabi ko, ay nung ano na, bawal man kasi doon na ganyan kami ni Agum. Di sabi ko, Luma, mauwi na ako. Ay, masama na niya ako. Yun. Nagsama man. Doon pala nag-umpisa yun. Pagkait ko sa kanya, mauwi at masama daw. Kaya, nag-uwi kami dito. Nag-iyak pa ngayon at siguro mga ilang araw kami dito ay nag-iyak. Ang pagkain namin yung ano, panggus yata yun. Gabihan. Pag naaalala pa, nag-iyak yun. Tapos, pinatinda siya nung stepfather ko. Ang sitaw, talong, kung ano-anong gulay. Pinatinda siya. Nang masanay man, halos araw-araw man na gusto. Ay, di na nahihiya. Nagtitinda yung buntis, ang laki na yung tiyan. Yung buntis pa siya kay Rachel. Kay Rachel. Laki yun yung pag nagbubuntis ay. Laki yun ang tiyan. Doon sa ano, ang surte pati ang bilis ng maubos ng paninda nun. Kaya nang masana yun. Pag nakakakita sa akin, hindi na tayo makakabili ng tayong bigas. Hindi talaga kumakain ng mga ganyan. Ayaw niya. Ayun kang goes, ayaw niya. Kasi doon sa kanila, parang hindi yung sa kanila kinakain na ano. Yung gabi nga, pambawag lang dahil sa baboy. Nilalaga. Laman lang daw yung kinakain. Nang makatikim siya, nagluto siya doon sa kanila. Ay nang pag-uwi dito, ang sabi sa kanya, Ipi ang tawag sa kanya doon. Ipi, naggulay ako ng gabi, ang kati. Ay yung gulay mo, hindi makati. Baka yung nalualo niya. Oo, no? Tapos yung santo, naggulay din siya doon, yung kinayod. Ang asim naman nito, Ipi. Yung gulay mo hindi maasim. Ay, di ako din mo yata tinuro sa kanila eh. So ayun, tinuruan ko na. So ayun, abangan natin yung mga susunod na kwento kasi bibitinin natin, no. Bitinin natin para mayroon pang susunod. Abangan niyo po kung paano na lumaki si Raisan ay si Rachel at kikwento rin ni Tatay Raisan. Ayan, maraming salamat po sa pagsama. Napaunlakan tayo ni Tatay Raisa ng maiksing interview. At syempre yung mga comment nyo dyan na itanong natin kay Tatay Raisa. Ayun, maraming salamat Tatay Raisa, na maraming salamat. At sana looking forward po tayo sa katuparan ng pangarap mo. Ayan, sa mga hindi pa po nakadikit kay Red Noveno, Lorne TV, Balsantos Matubang, Kalinga Prab, Atay na Vlogs, Cindy's Liggers, Asian Prison 61, Pia Pani, and Delia Paconayan TV, Malo de Los Santos, Selena Barbosa Official, and KKK, Kaprom de Vlogs, and Kuya Brooks. Spread love, God bless. Shoutout sa mga team fanatic po, kay La Rochelle, kay Roel, at kay Rachel, lahat po ng follower nila. Shoutout po sa inyo lahat, maraming salamat po. Tangkilikin po natin ang video ni Rachel at ni Roel of Malalag, Kalingap Roel, and Kalingap Rab. Yan, maraming salamat, spread love, God bless, bye-bye. Lagi nyo tatandaan may isang tao na handang gawin lahat upang magbago, handang tumulong sa hirap ng mga tao. Mabait, may takot sa Diyos, ngalan niya Red Noveno. Di niya papabayaan, lagi lamang nandito at lagi kang aalalayan. At ikaw ay sasamahan, siya ang magiging tuloy mo patungo sa kasiyahan. Walang pinipili, lahat tutulungan. Di niya kayang makita na may taong nahihirapan, kaya ikay mapanatag nandito si Red Noveno. Tunay ang kanyang pagtulong at siya ay makatao.
tao. Huwag ka sanang magbabago, tuloy mo lang pagtulong mo sa mga tao. Dahil sa iyong ginawa kami saludo, tunay siyang maaasahan, ngalan niya Eric Nobino. Hindi niya kailanman pababayaan mga tao nahihirapan. Red Nobino na palaging nandito, tutulungan tayo, mapagmahal sa kapwa niyang Pilipino. Nabibigay palagi siya ng biyaya, malambot lamang ang puso at mabilis lang maawa. Isa ka sa mga tao na dapat tinutularan, mapagmahal sa matanda at mga kabataan. Ayan si Red Nobino, tunay na mga tao, tutulong pupunta kahit sa kabilang ibayo. Di alintana ang pagod, makaabot lang ng tulong. Alam kong balang araw pangalan mo ay uugong dahil sa mga pinakita mo na kabutihan. Pinapakita mo na dapat lahat magmahalan. Di namin malilimutan Red Nobino na pangalan, ang taong hangarin tumulong sa ating kababayan. Kababayan, huwag ka sanang magbabago, tuloy mo lang pagtulong mo sa mga tao. Dahil sa iyong ginawa kami saludo, tunay siyang maaasahan, ngalan niya Red Nobino. Hindi niya kailanman pababayaan mga tao nahihirapan. Red Nobino tayo, mapagmahal sa kapwa niyang Pilipino. Niya kailanman pababayaan mga tao nahihirapan. Red Nobino na palaging nandito, tutulungan tayo, mapagmahal sa kapwa niyang Pilipino. Hindi niya kailanman pababayaan mga tao nahihirapan. Red Nobino na palaging nandito, tutulungan tayo, mapagmahal sa kapwa niyang Pilipino. Niya kailanman pababayaan mga tao nahihirapan. Red Nobino na palaging nandito, tutulungan tayo, mapagmahal sa kapwa niyang Pilipino.